susunduin ka ni Hugo. Makakalaya ka na, senyor. Ginawa mong impyerno ang buhay ko rito sa iyo. Ngayon, mauna ka na sa tunay na impyerno. Ito ay pagpapakain sa'yo ni Paeng? Pagkain ng aso! Napaka-papapobre nyo yun, ma'am! Lumayas siya dito sa lugar namin! Kunin niyo yung asa! Tumakas kanini! Nay Alma, si Elias po! May nakakita ko kay Elias sa Kamadam President na magkasama sila. Totoo ba yun? Nay Alma, may hindi mo ba kayo sinasabi sa amin? Sino ba talaga si Elias? May malaking pader. Matibay na pader kailangan po. Administrasyong Valerio ang kailangan mawasak natin. The Vice President will just take over. Hindi pa rin tayo makakaalago. Eh kung sakit din sa ulo ninyo itong Vice Presidente, hindi isama nyo sa ililigpit. Tayo ang presidente at vice president, ako ang akyat bilang presidente. Kapag ako nang acting president, kontrolado natin lahat. Madam President! Anong ginagawa mo dito? Ha? Ha? Ani ka dito! Ani ka! Ano? Magtatago ka pa! Pagkatapos ko sa'yo, luluhod sa akin ang buong Pilipinas! Halika dito! Dito ka! Kahit kailan, hindi mananaig ang kasamaan! Pero problema sa inyo mga bayani. Papakamatay kayo para sa mga tao hindi nyo kilala. Kaysa naman matulad sa inyo, nanilamon na ng kasamaan. Diamond daldal. Tara, square tayo. Otas ka sana niyo. Na! Madam President! Tumakas ka na!
Welcome back, senyor. Kayong mga nanatiling tapat sa akin. May gantimpala naghihintay para sa inyong lahat. Kayong malaya na ako. Ang una nating gagawin ay maglinis ng mga ulo po. Hanapin yung lahat ng mga tumalikod sa akin. Hanapin yung lahat ang mga tumraidor sa grupong ito. Kami huwag mo subukan. Putok niya. Hindi ako papayag na kaskunin niyo si Joan. Ha? Sana naisip niyo din na sa legal age si Joan. Pagkunin niyo siya, ibig sabihin nagkikidnap kayo. Pipilitin akong arestuhan kayo bilang isang pulis. Ang lakas ng loob mo, Paeng. Ang lakas ng loob mo. Ang gusto ko lang sa anak ko ay maging maayos. Hindi kami ang kriminal dito. Kayo at ang tatay mo ang kriminal! Hindi ako kriminal. Sa lahat ng korupsyon ang ginawa ng tatay ko, wala akong kinuhang isang piso o kahit anong ari-arian. Alam mo, tama talagang isanapin ni Joan. Pera lang mahalaga sa inyo. Pera lang. Sir Polgarpio, ano nangyayari dito? May tumimbre sa aming mga tindera. Okay na kami dito. Shobel, let's go. Hindi pa tayo tapos, Pain. Hindi kayo makakasal. Hinding-hindi kayo magiging masaya. Kami na ang bahala, Elias. Magpapadala ako ng security dito para ilipat ang pamilya mo sa isang mas ligtas na lugar at kung kinakailangan ilipat sila sa ibang bansa. Gagawan ko ng paraan. Iisa tayo ng hangarin, Elias. Ang mga katulad niyo, Madam President, ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa sa ating bansa. Ah!
barilan po sa kabilang kanto. Madami itong mga armadong lalaki na may nahabol na kotse. Ano? Pasungaan ko, tog ko. Magkasama si Elias at ang presidente. Nay, gusto niyo po bang puntahan natin sila? Sana ligtas silang dalawa kasi kung magkataon ng laking gulo nito. Ba't din naman tayo pumunta ng barangay? Ano ang akala mo? Patay na ako? Ha? Tsaka wala akong pakialam sa presidente. Ikaw ang gusto kong namatay! Sige, tayo mo! Bilisan mo na! Tapusin mo na! Tayo mo! Tapusin mo na! Tapos ka na kayo! Presidente, inamay mo pa! Teka lang, ligtas? Bakit bigla nasa panganib ang presidente? Saka, Nay Alma, hindi niyo pa rin yung sinasagot ang tanong ko. Ano ba talaga nangyari kay Elias? Mabuti pa lang, magpunta na lang tayo sa barangay. Doon na lang tayo magtanong. Tara, tara, tara! Ano na, makasin na, Alma! Ano yan, Alma? May mati. Ano, hindi ka na. Alahan. Tara, tara. Tanoy, mag-ingat kayo, ha? Chief. Oh, beres. May shootout sa barangay Luntian. Sabi ng mga nag-report sa barangay, mukhang involved ang presidente. Maganda kayo. Re-responde tayo. Yes, Chief. Yan, masarap yan. Maraming salamat, ate. Thank you. Salamat. Mahal. Pasensya ka na, naranasan mo itong lahat na sa akin, ha? Mahal, wala ka namang kasalanan eh. Sa totoo lang, ako yung nahihiya kasi ganong katratuhin ng pamilya ko. Salamat kasi pinagtanggol mo ako sa kanila. Alam mo, wala akong ibang ikasasaya kundi yung makasama lang kita habang buhay. Mahal na mahal kita, Johan. Mahal na mahal kita. Pero kailangan natin maging maingat. Kilala ko sila Mama at si Ayi, Gemma. Hindi sila titigil hanggat hindi nila ako nilalayo sa'yo. Baka ako sa'yo. Pag magpagkasal na tayo, wala nang makakahiwalay sa aming dalawa. Hindi na ako makapaghintay. Yes, Chief. Ano? Anong nangyari kay Presidente? Arlene, ihanda mo ang kotse, aalis ako. Pati ang mga tao, ihanda mo. Madam, biling po ni Senator William na huwag po kayo umalis eh. Hindi ako pwedeng tumunga nga lang dito! Ma'am,
Huwag niyo nang ituloy ang binabalak mo. Tingin mo susunod ako sa isang katulad mo? Hindi pwedeng wala akong gawin. Umalis ka sa harap ko! Ma'am, pasensya na. Kailangan ko lang gawin to eh. Sasayang lang tayo ng oras. Nasa labas ang totoong kalaban. Si Elias Guerrero! Ma'am. Arlene, asan ang kotse? Yung mga tao, nakahanda na ba? Kamusta naman yung mga kasama natin, mga pulis doon? Kapitana, ha? Ano bang balita doon sa barilan, doon sa sityo nyo? Teka, huwag na ho kayo makialam. Kabaho na ho namin yun at mga pulis. Ay, hindi ho pwede. Anak ko, pinag-uusapan natin dito. Baka kung ano nangyari sa kanya. At saka gawin nyo po yung trabaho nyo. Teka, sino ba kayo? At Vanessa, di ba ikaw yung dinampot ng mga barangay tanod ko? At sino yung anak na sinasabi nyo? Anong alam niyo sa mga humahabol sa kotse ng presidente? Eh, totoo nga po. Sasakin nga po ng Pangulo yung pinagbababaril nila. Kung makakagulo kayo sa trabaho namin, mabuti pa umalis na lang kayo dito. Marami pa kaming gagawin eh. Siguro po, susundan ko na lang po si Elias. Vanessa, sama ako! Hindi na po, Ani Alma. Dito na lang po kayo. Mas ligtas po dito, pretty. Sasama ako, bantayan mo si Ani Alma, ha? Ako na bahala. Oka, samahan mo ako. Sama ako sa'yo. Sige, samahan ko muna siya po. Mag-iingat kayo, balitaan niyo ako. Brother, mag-iingat kayo, ha? Sige, magkaya dito. Ani Alma, mabuti pa. Umuwi na lang po muna tayo. Kumalma lang kayo. Sila na po bahala dun. Diyos ko, anak. Bahala ko. Kayong dalawa, sunod kayo. Agad kayo sa'kin, ha? Kapitana, salamat. Sige na, Gina. Mauna ka na. Teka, saan ka ba pupunta? Delikado. Sabi na tayo umuwi. Imperno ang naging buhay ko. Pero nakalaya ako. Tandaan mo yan. Alam ko nanganganib si Elias. Nararamdaman ko. Kailangan niya ng tulong ko. Madam President! Tama na! Tulong! Tulong! Wala nang tutulong sa'yo! Patayin ang mga alipores mo! Basura ang tingin mo sa amin! Salot ng lipunan! Pero kami ang magpapaluhod sa'yo. Diretso sa impyerno! Tapos ka na ngayon. Kakampi kayo ni Senator William. Magpapayat kayo! Bali, wala na malamang pa. Pero kami ang bagong hari ng bansang ito! Hindi kayo magtatagumpay! Madam President, isuot niyo itong helmet. Ah!
na kay Elias! Hindi! Ako ang totoo na si Elias! Dito, pasok ko ngayon. Pasok ko ngayon. Ano, President? Bumunan sa kasuri. Sango kayo. Kaya pa. Madam President, huwag na mag-uukong yung alis nito, ha? Dito lang ho kayo. Ako lang bahala sa kanila. Itindihan nyo. Mag-ingat ka, Elias. Ako. Basta babalik ko ako dito. Huwag na huwag kayong maalis, ha? Bakit ko ito ginagawa, Elias? Pero, bahala na. Ang Panginoon, muli po kami dumudulog sa inyo. Alam ko pong hindi niyo hahayang malaigang kasamaan. Akala mo makakatakas ka, Madam President? Gabayan niyo po si Elias at si President Salvacion. Sa panahong pinakamadilim ang langit. Yan ang idamay ang Presidente rito. Ako na lang! Pa.
Ligtas ka sa akin! Pinawaan na ako sa'yo!